Hindi ko alam kung ano ba ang kwalifikasyon nitong si Colonel Garma. Parang isa sa mga sensitibong pwesto sa ating gobyerno ay personal na ibigay sa kanya at i-appoint ang posisyon bilang general manager ng PCSO. Pero marami pong mga issue ang lumalabas, katulad po nung kismis na pinakalat, ewan ko kung totoo, nitong si Montulpo, na ito daw pong si Colonel Garma ay siyota daw po nitong si Rodrigo Duterte. Ayon kay Montulpo, sinabi sa kanya nitong si Rodrigo Duterte ang mga katagang sa Bisaya, eh masarap daw pong makipagniig sa isang naka-uniforming babae. Hindi ko po alam kung totoo yan, ha? Pero yan po ang pinakalat na impormasyon nitong si Montulfo. At kung titingnan naman natin ang personalidad nitong si Garma, akala mo ay maamong babae. Pero lumalabas po sa mga impormasyon na nakakalap natin ngayon mula po sa Quad Committee hearing sa House of Representatives, ito po ay isang monster kung kanila pong i-describe, sapagkat mamamatay tao di umano ito pong si Colonel Garma. At ang pinakakilala sa mga nabiktima niya ay ito pong si Attorney Wesley Barayuga. Miyembro po ito ng Class 1983 ng Philippine Military Academy. At noong 2020, kung hindi po tayo nagkakamali sa taon, ito po ay pinaslang ng isang motorcycle rider. Ano? Na hindi po ito nakilala at nagkaroon ng initial investigation ng NBI, pero mukhang wala pong nangyari. It happens lamang na sa ngayon na imbestigahan ito ng Quad Committee, kaya nalalabas ngayon ang di umano'y katotohanan. At ang katotohanan sa likod daw po ng pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga ay ang conspiracy sa pagitan po ng mga individual sa pamumuno nitong si Colonel Garma at saka nitong si Colonel Edilberto Leonardo, ang kasalukuyang NAPOLCOM commissioner natin. Ayon nga po dito sa balita ng Rappler, a member of the Philippine National Police Drug Enforcement Group alleged that NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo and former PCSO General Manager and retired Police Colonel Royina Garma are behind the killing of PCSO Board Wesley Barayuga in 2019. Oh, nagkamali ako. Oh, nagkamali ang balita, perhaps. Hindi ako nagkamali. Ha? Kasi sa aking pagkakaalam, eh, sinuspend nila yung operasyon na yan. Eh. Dahil nga nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown. Kaya tingin ko, mali po ang Rappler dito para sa taong 2019. Mamaya, maririnig naman po natin yan sa re-reaksyonan po nating interview nitong si Christian Esguerra kay Congressman Pimentel. Pero again, mukhang mali po ang pagkakasulat ng balita dito. Kung daw nagkakamali, that was 2020. Ngayon, sa mga pangyayari na ito, dapat bang sisihin si Rodrigo Duterte? I believe so. Dahil siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi niya inappoint ang mga taong katulad nito, hindi siguro marahil nangyari kay Attorney Wesley Barayuga ang pagpaslang na yon. Ngayon, pakinggan po natin ang napakagandang pagdetalye ng mga pangyayari na ito ayon po dito kay Congressman Pimentel, isa po sa mga kongresista na miyembro ng Quad Committee, at talagang detalyado kasi yung kanyang paglalahad dito po sa mga katanungan nitong si Christian Esguerra. Kaya gamitin po natin ang video na ito ni Christian Esguerra. Pakinggan po ninyo, mga tol. Hey, Congressman, pag-usapan natin kasi ang lino ng pagkakalatag nyo kahapon doon sa Quadcom investigation, no, patungkol po dito sa pagpatay kay Wesley Barayuga. Una-una, can you talk about how the Quadcom committee was able to get and convince itong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza to speak up? Actually, we did not have to convince him. We cannot divulge anymore. Some officers actually of the PMA class, Matikas, kasi itong si
Wesley Barayuga is a member of the PMA Matikas Class 83. In fact, nung namatay po ito, July 2020, itong mga classmates siya nag-put up ng reward money, no? 1 million pesos because mga mista nga nila sa Wesley Barayuga. Well, anyway, I cannot divulge the persons who brought Colonel Santi Mendoza to that Quadcom. Sandali lang, ha? Sketchy ba yung ano? Yung ating audio? Sa Top 1 Alpha, maayos po ba ang audio natin? Sandali lamang. Ibig sabihin, hindi maganda tong mic na gamit ko ngayon. O sige, magtatanggal po ako ng mic, ha? O, gamitin po natin yung built-in mic ng webcam. Tuloy po natin ang pakikinig. I hope okay na po yung audio natin. Actually, it was voluntary in this part. Hindi po namin siya inanap, hindi po namin siya sinuhulan, hindi rin po namin kinumbinsi yan. Lumutang na lang po yan because there were some concerned parties regarding doon sa unsolved murder ni General Barayuga. Ano po ba yung ano? Sige, pag-usapan natin. Yung mga nakuha niyo pong impormasyon dito kay Lieutenant Colonel Santi Mendoza. No? Gano'ng ka-crucial yung kanyang testimony po? Base sa sinumpaang salaysay niya, no, which in fact initially akong unang nag-interpellate sa kanya, tinanong ko siya kung itong sinumpaang salaysay ba niya voluntary, kusang loob. Sabi niya man niya oo. Tinanong ko rin kung lagda ba niya ito. Sabi niya oo. Well, ang kwento niya, well, alam niyo mga tol, bago natin pakinggan patuloy ang paglalahad nitong si Congressman Pimentel, napakahirap sa pagkatao nitong si Colonel Mendoza, Lieutenant Colonel Mendoza, ang aminin ang kanyang partisipasyon sa pagpatay kay Attorney Wesley Barayuga. Hindi po ito isang birong desisyon na sa unang tingin niya lamang ay makakalusot siya. Sapagkat kung atin pong aaralin ang itinatadhana sa ating batas, hindi naman po ako abogado, pero tayo naman ay dapat nagbabasa para maunawaan po natin ang umiiral na batas. Actually, mali nga po yung paniniwala natin na kapag tayo po hindi abogado, hindi po tayo dapat nag-uusap sa usaping batas. Mali po yun. Dahil nakalagay nga po, kung hindi ako nagkakamali, sa Civil Code, Article 3, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang ibig pong sabihin, hindi po natin sasabihin sa ating sarili na tayo po ay hindi alam ang batas kaya hindi po tayo dapat mapanagot dito. Dapat wala tayong kasalanan dahil hindi po natin alam ang batas. Hindi po yun pwedeng maging katwiran po natin. Dahil ayon din mismo sa Civil Code na yan, nakalagay din po dyan yung requirements na bago po maipatupad ang isang batas, ito po ay kinakailangan isa publiko sa pamamagitan nga po ng publications nito on papers of general circulations. Or sa kasalukuyan, meron na tayong internet kaya ginagawa na lamang po yan sa pamamagitan ng pag-upload sa official gazette ng ating gobyerno. And after 15 days, it is presumed na lahat po tayo nalaman yung batas na nilikha po ng ating Kongreso. Kaya it is our responsibility and obligation na aralin po ang mga umiiral na batas sa ating lipunan para po hindi tayo magkamali sa ating mga ginagawa, dahil ang layunin po kasi ng batas ay i-regulate ang ating conduct and behavior, nang sa ganon, mapanatili po natin ang kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. At knowing that, ito pong ginawa nitong si Lieutenant Colonel Mendoza. Alam niya for a fact na siya po ay maaaring maparusahan dito. Hindi po dahil lamang siya ay associate sa isang krimen na nangyari, kung hindi siya po ay isang principal. Alam po ninyo, kung aaralin po natin na ang kategorya ng paggawa ng krimen, meron po itong tatlong criminal liabilities. Ano? Ito ay pwede kang maging
principal, pwede kang maging accomplished, and pwede kang maging accessory. The purpose of which is to determine the penalty that might be imposed doon po sa taong nakalabag sa batas. Kapag ka ikaw po ay accessories to the crime committed, medyo lesser po ang penalty sa iyo ng 2 degree. Ang ibig sabihin, para mas maunawaan ninyo, kung ang kaparusahan sa murder ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years, kung ikaw ay accessory doon sa crime of murder, babawasan po ng 2 degree yon. From reclusion perpetua, magiging reclusion temporal hanggang sa maging prison mayor o makukulong ka na lamang ng 6 taon o 1 araw hanggang 12 taon. At kung ikaw naman ay accomplice doon sa pagpatay, ikaw ay maaaring makulong ng reklusyon temporal. Pero ang principal, pinakamataas po itong kaparusahan na nag-aantay sa isang gumawa po ng krimen. At meron pong 3 uri ng principal na dapat po nating malaman at naunawaan naman siguro natin yan kung nakinig po tayo ng maayos sa nangyaring hearing sa House of Representatives. Meron pong tinatawag na principal by inducement. At dito, sa pagkakataong ito, itong si Colonel Leonardo at Garma ang maituturing na principal by inducement o yung nag-utos. Meron ding tinatawag na principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin po nun, hindi mangyayari yung krimen kung hindi dahil sa iyong partisipasyon. At yon na yun mismo ang ginawa nitong si Lieutenant Colonel Mendoza. Hinding-hindi mangyayari ang krimen kung hindi niya sinunod ang utos ni Colonel Leonardo at kumuha ng tao para kumuha din ng gunman. Kaya basically, nag-aantay ang matinding kaparusahan dito kay Lieutenant Colonel Mendoza. At hindi po biro ito. Dahil habang buhay po, maaari siyang makulong, matanggal sa serbisyo, masira po ang kanyang kinabukasan. Pero ano po ba ang nagtulak kay Colonel Mendoza? Ayon sa kanya, konsensya. Gusto niya nang sabihin ang katotohanan sapagkat napaniwala siya na yung kanilang operasyon na iginawa noon ay sa paniniwala na ito ay paglaban sa paglaban sa illegal na droga. Pero again, mali eh. Ano? Kasi meron tayong umiiral na batas. At wala naman po sa batas natin ang kaparusahan ng kamatayan. Bakit po papatayin ang isang tao dahil ito po ay engaged sa illegal na droga? Yun po ang naging malaking pagkakamali sa punto nitong si Colonel Mendoza. Na sa tingin ko, ngayon ay kanyang pinagsisisihan, bagamat huli na. Hindi natin alam kung siya ay maaaring ma-place into a state witness sapagkat ang isa sa mga kategorya sa batas na PD 1869, tama ba yung pagkakaalala ko? Sandali nga mga tol, tingnan nga natin yung PD 1869 ba? Baka nagkamali ako ng pagbanggit eh. Mali nga. PD 1689. Mali yung naalala ko, nawala na yung state witness. Tingnan natin. Pagka matagal ka ng nagkalito-lito na ako. PD o Republic Act 6981. Pagka matagal ka na talagang hindi nagtuturo, mawawala na yung mga dating nakatatak sa isipan mo eh. Ayon po kasi sa batas na ito, itong Witness Protection Security and Benefit Act, dapat bago ka mapasama dito, ikaw yung least guilty. Ano? Eh dito makikita naman natin na principal nga siya by indispensable cooperation eh. Kaya probably mahirap sa punto nitong si Colonel Mendoza na mapawalang sala po dito. Darating at darating talaga ang punto na siya'y magbabayad po dito ng pagkakakulong sa aking paniniwala. Kaya humahanga ako kahit paano sa desisyon na ito ni Colonel Mendoza na magsabi na ng katotohanan kahit ang kapalit po nito ay ang kanyang kinabukasan at ang kanyang kalayaan. Patuloy po nating pakinggan ito pong si Congressman Pimentel. Hindi kwento, no? Affidavit talaga to under oath. According to his affidavit and his testimony yesterday, nagsimula po ang ikangang pagplano
noong October 2019. Diba? October 2019 po, yun din ang pag... Kaya mali po yung binasa natin na balita mula sa Rappler kanina. Kasi noong October 2019, nagpaplano pa lang sila eh. E dumating po ang pandemya, kaya yung pagpaplano na yon hindi po na isakatuparan kaagad dahil nagkaroon ng restriction sa COVID, dahil sa COVID at mahirap gumalaw. At alam naman natin na nangyari, 2020 po siya, third quarter, pinatay. Upo, July 15 po, umupo si Colonel Rienagarma as PCSO Chief. Ngayon, itong si Wesley Barayuga, matagal na doon, January 24, 2018 pa. So one year before umupo si Colonel Garma, nandun na siya serving as Corporate Board Secretary. Now sometime in October 2019, tinawagan ni Colonel Idelberto Leonardo itong si Colonel Santi Mendoza. He was din a major. And din sinabihan siya na magpapatulong. Di tinanong ni Santi Mendoza, ano pong tulong ang gusto ninyo? Meron daw siyang operation. Meron daw siyang ipapagawa. So that is why, ang ibig sabihin sa police partner, yung operation, eh, pagpatay ng isang high-value individual. Yun ang ganun. Then eventually, sinabi rin ni Colonel Leonardo na... Correct lang natin, ano, in fairness naman po sa Philippine National Police, I do not agree doon sa pahayag nitong si Congressman Pimentel. Kasi when we said... When the PNP states na merong police operation, it doesn't mean neutralization of the suspect or the subject. Ano? Mali po 'yon, ano? Hindi po 'yon na hindi po general ang ibig sabihin noon sa police parlance. Maaari sa paniniwala nitong si Colonel Mendoza, ang operasyon na 'yon ay pagpatay, pero not wag po natin gamitin na yung operasyon ay ibig sabihin sa lahat ng mga pulis, pagpatay na po ang gagawin nila. In fairness po, in fairness sa ating Philippine National Police. Kasi dati din akong pulis eh, kaya ako pinagtatanggol din, syempre, ang Philippine National Police. Ito raw involved sa droga, pero hindi naman totoo yun. But anyway, yun ang presentation ni Colonel Leonardo. So una, nagdadalawang isip talaga si Colonel Santi Mendoza. But eventually, sinabihin din siya, na baka ito ay makatulong sa iyong police career. So naging interesado naman siya, no? After a few months, lumagpas, mga 3-4 na buwan, tumawag na naman uli noong February 2020 itong si Colonel Leonardo at tinukoy na kung sino yung target. Sinabi na sa kanya na ito ay si, ang target ay si Attorney Wesley Barayuga na nagtatrabaho sa PSO as Corporate Board Secretary. Since mataas na opisyal yung tinutukoy ni Colonel Leonardo, nagsabi si Santi Mendoza, si Colonel Santi Mendoza na kailangan niyang gumawa ng verification, intelligence work, no, to identify the person. Sabi naman ni Colonel Leonardo, hindi na kailangan. Dahil ang magpo-provide ng lahat ng information sa iyo ay si Colonel Rienagarma. Na yun na nga ang umupong PCSO chief at that time. So, sinabihan siya na maghanda ka na. Ibig sabihin, planuhin na yung pagpaslang kay Wesley Barayuga. So, may nakakilala siya. Dati na niyang kilala ito. Dating pulis din. Si dating Corporal Nelson Mariano, alam niyang maraming itong contact na guns for hire. Yung binanggit na yan so, ni Congressman Pimentel, yun yung katabi during the hearing nitong si Lieutenant Colonel Mendoza. Na-contact niya si Nelson Mariano, sinabihan niya na pare, merong operations, maghanap ka ng isang hitman. Eventually, nakahanap nga siya ng hitman itong si Nelson Mariano, ang pangalan ay Loloy. No? Then sometime on June 2020, tumawag na naman uli si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza at napag-usapan na nila. Then sinabihan siya ni Colonel Leonardo na may tatawag sa iyo, yung certain talks, no?
tatawag kay Colonel Mendoza para ibigay na yung mga detalye ng impormasyon tungkol kay Wesley Barayuga. So after that, tumawag nga yung talks, and then on July 2020, nangyari na, July 30, 2020. Pero bago pa nangyari yon, binigyan ng pick-up ni Colonel Ruina Garma si Wesley Barayuga. Kasi itong si Wesley Barayuga, hindi mo nga ma-surveillance dahil nagpa-public transport lang. So hindi mo malalaman kung saan siya sumasakay talaga. Ay, Mel Blando, hindi po kailangan buksan ang kaso ni Lapid. Nasa korte na po ito. Ang kailangan po mahuli si Gerald Bantag. Wala na po ito sa kamay ng ating mga otoridad kung hindi nasa korte na po. Kaya hindi po kailangan buksan dahil nasa korte. Ang kailangan mahuli po si General Bantag. So nung nabigyan na ng pick-up, may plate number, may description, on the day of the killing, tumawag na itong si Tox. Then pinakita na yung litrato ni Wesley Marayuga, binigay na yung description ng pick-up, binigay na rin yung plate number ng pick-up. So yun na, nung July 30, doon na traffic si Wesley Barayuga, doon na pinaslang siya ng certain loloy. After nung insidente, the day after, tumawag ulit. Napakagaling ng loloy na yung bumarel. Aha. Sinundan yung sasakyan, binanatan sa likurang bahagi ng salamin, tapos umabante ng bahagya, gamit naman ng kaliwang kamay, binaril niya naman ulit sa unahang bahagi ng pintuang salamin yung sasakyan ni Attorney Barayuga. Ganun ka galing bumarel yung mamamatay tao na yon. Nag-iisa lang siya. Ulitong si Tox kay Colonel Mendoza at sinabihan nandito na yung pera ninyo. So binigay ni Tox yung 300,000 pesos doon kay... Alam mo, Argo Bingot, wag ka na magpanggat na DD sheets. Tingin ko hindi ka DD sheet. Tingin ko iba ka. Kasi ang mga DD sheet, hindi nila ipapahamak si Tambalustay. Bakit mo sasabihin na nakalista na ako kay Inday Sara? O, kaya wag mong pag-awayin dahil dati lang magkalaway talaga ang DD sheet sa mga PBBM supporter and loyalista. At ako hindi natatakot mamatay. Ilang beses kong inuulit yan sa harapan ng publiko. Kung ako'y mamatay ngayon, so be it. Kawawa lang ang aking pamilya. Ha? Kaya wag naman sana loobin ng Diyos na mamatay muna ako ngayon. Sana ma-establish ko lamang muna ang kinabukasan ng aking pamilya. Then, I can go peacefully. Huwag niyo akong pinagtatakot-takot. Ha? Hindi ako natatakot mamatay. Mga hinayupa kayo. Hey, Colonel Mendoza, binigay naman ni Colonel Mendoza yung pera doon kay Nelson Mariano. Ang ginawa naman ni Nelson Mariano, binigay yung 40 mil kay Colonel Mendoza, yung 60 mil sa kanya, at 200,000 pesos binigay naman doon sa hitman na ang pangalan ay si Loloy. Yun po ang buong pangyayari. Ngayon, itong si Tox pala, we found out, meron na po kami picture, eh hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa pala sa PCSO. Pero we are doing a background check para makuha ang tunay ng pangalan niya. But we understand, mula nung lumabas kahapon si itong si Colonel Mendoza, ay hindi na raw makita doon sa PCSO compound. Pero nice di yun ang buong pangyayari. Salamat po rin sa ano, ito talaga yung ano, napakalinaw ng pagkakasummarize ni Congressman. Pero na-establish po na tao ni Garma itong si Tox. Yes, kasi sinabi ni Colonel Leonardo, sinabihan si Colonel Santi Mendoza, may tatawag sa iyo. Ang pangalan... Ito ba may paninira ba rito sa ginagawa natin, mga tol? Wala. Lahat ng ginagawa natin dito ay pagre-react sa mga katotohanan. Facts. O kaya nga nanonood tayo dito sa facts first eh. Di ba? Kung sana kung imbento ito. Imbento ba?
na si Rodrigo Duterte ang nag-appoint dito kay Colonel Garma sa PCSO. Di ba? Hindi naman. Yun ay katotohanan. At ayon sa kwento, dito sa likod ng pagpatay kay Colonel, kay Attorney Wesley Barayuga, isang general, retired general, eh magsasambulat ito ng mga korupsyon sa PCSO sa pangunguna ni Colonel Garma. Kaya di umano'y ito'y kanyang pinapatay. Anytime soon, noong mga panahon na yon, kung hindi napatay si Attorney Wesley Barayuga, eh sasambulat ang korupsyon sa PCSO. Oh. Kung hindi dinala ni Rodrigo Duterte si Garma sa PCSO, wala sanang ganitong pangyayari. Ganun lang kasimple yon. Kaya sinisisi natin dito si Rodrigo Duterte. Alam talks, bata ito ni Colonel Garma. Okay. Sinanay ano po yung niya na bata, bata? Ito ah, isa pa lang yan. Eh how about doon sa pagpatay na naman sa tatlong Chinese national na sinasabing drug lord sa loob ng kulungan sa Davao Penal Colony. Di ba ang itinuturo din doon? Si Colonel Garma ang nasa likod noon? Oh, tapos, sinabi rin ni Colonel Padilla na si mismong Rodrigo Duterte ang nakausap niya at kinongratulate siya dahil sa pagpatay doon sa tatlong Chinese national. Sabi nga ni Rodrigo Duterte, congrats, job well done. Pero ginawa niyong dinuguan. Oh, salamat kay Reyna Gingona sa iyong membership sa ating channel. Ni Colonel Ga, those are the exact words, may tatawag sa iyo, ang pangalan talks, ito na magkayo na mag-usap sa detalye, ito ay bata ni Colonel Garma. Okay. Ano po yung lumalabas na motibo kung bakit pinapatay di umano nila Garma at saka Leonardo itong si Attorney Wesley Barayuga? Well, we also found out na nung bago nangyari yon, itong NDI officer in charge, si Eric Distor, was already conducting an investigation regarding sa corruption and illegal activities dun sa PCSO. So itong si... Kaya ito ang lumalabas na motibo. Dahil ayon sa paniniwala nitong si Congressman Pimentel, base sa pagtatanong nila, itong si Garma ay merong samot-saring irregularidad na ginagawa di umano sa PCSO. Si Wesley Barayuga, nakausap niya. And then si Wesley Barayuga was already preparing documents with regards to the corruption and illegal activities doon sa PCSO. More specifically, sa operations ng STL, Small Town Lottery. And according to the report, si Wesley Barayuga at that time was willing na to execute the affidavit or testify against the corruption in PCSO. And at that time, ang nakaupo nga ay si Police Colonel Reyna Garma. So ang motibo po sa killing, sa nakikita po natin based on doon sa sinumpang salaysay, based doon din sa mga NBI investigations, ay patahimikin si Colonel General Attorney Wesley Barayuga. That is the motive of the killing. Okay. Ito mga dokumento na inihahanda dapat ni Attorney Barayuga, would you know kung nasa na po ito at kung pwede pa siya magamit to pursue cases against retired Colonel Garma? In fact, nung pagkamatay ni Wesley Barayuga, pinasecure kaagad ng NBI. Anyway, magandang panoorin nyo ng buo ito pong vlog na ito nitong si Christian Isguera. Hindi natin gagamitin ang buong video niya kasi parang ninakaw po natin yung kanyang programa. Kaya sapat na yung mga narinig natin para naman ma-establish lang natin na sa puntong ito, uulitin ko lamang, walang ibang dapat sisihin dito kung bakit nagkaroon ng impunity sa panahon ng Duterte administration ay dahil mismo kay Rodrigo Duterte. Sa kanyang pronouncement, sa kanyang attitude, sa kanyang gawain, ang mga mamamatay tao sa Pilipinas ay mistulang walang kinakatakutan. Hindi nag-aalala na sila'y mahuhuli. Hindi nag-aalala na sila'y mapapanagot
sa ating batas. Kasi kakampi nila yung nakaupong pangulo. O, pero tapos na po ang panahon na yon. Ang kadiliman at kasamaan, wala na. Kung meron mang mga korupsyon, tingin ko, mahabang lakbayin pa yan. Pero in particular sa mga EJK, unti-unti na po yung natatapos. Dahil yung nangunguna dyan, ang sinasabi ng mga umaakusa sa mga Duterte na si Rodrigo Duterte, ay nabubunyag na sa harapan ng publiko. No? Ngayon, kung uulit-ulitin ninyo sa akin na ito'y paninira, wala akong magagawa sa inyong katangahan at kabubuhan. Ha, mga DD sheets. Kasi, kahit ano siguro marahil ang maging paliwanag namin dito, sarado na ang inyong utak eh. Na si Rodrigo Duterte, banal para sa inyo. Kahit pumapatay ito ng tao, okay lang sa inyo. Pero iba na ang sitwasyon. Tayo ay nasa bagong Pilipinas kung saan umiiral ang rule of law at due process. Tapos na ang panahon ng kadiliman at kasamaan sa panunungkulan ni Rodrigo Duterte. And I hope, huwag po nating bigyan ng pagkakataon na makabalik ang mga Duterte at mga supporters nitong politiko sa posisyon. Kaya sa darating na May 2025 election, piliin po natin ang ating mga ihahalal sa bayan. Dapat makabayan, makapilipinas, nagmamahal sa ating bansa at sa bawat Pilipino. Hindi nagmamahal sa ibang bansa katulad ng China at nagmamahal lamang sa mga Pilipinong kapanalig nila. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang sa 726 watching from Facebook and YouTube and 238 sa Top 1 Alpha. Thank you so much. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.